Good day mga dudes, nandito tayo ngayon sa loob ng aking Bajaj Maxima Z. Baka tayo nandito kasi yung video natin ay tungkol na naman dito sa Bajaj Maxima Z. Kasi meron tayong dumating ng mga ilaw. So kabit natin itong mga ilaw na to. Ang ilaw na to pang signal light tsaka brake light. Roughly good, papalitan na natin. Ang hindi lang natin papalitan muna yung pinaka headlight natin. Eh siya nga pala, kung ikaw ay napapadalas ka na napapanood itong mga video ko, lagi mo na nakikita mukha ko, bakit hindi mag-subscribe na rin tayo mga dudes para syempre suwertein din tayo. Mag-iwan kayo ng like kung nagustuhan ninyo. Kung hindi nyo rin naman nagustuhan, pwede rin ng dislike. Mag-iwan kayo ng comment kung meron kayong mga gusto i-suggest sa akin or natutuwa lang kayo sa mga ginagawa ko dito. Ayun, mag-iwan kayo ng mga ganun. Tapos i-share nyo din doon sa mga ibang merong Bajaj Maxima or gusto magkaroon ng Bajaj Maxima para magkaroon sila ng idea kung ano yung mga pwede niyang gawin sa mga unit niyo. Sige, simulan na natin yung video natin. Dun sa huling video ko naglagay ako ng mga ganito. Yan. Mga titip-tin na LED. Yan. Harap likod nilagyan ko nagandahan ako. Kaya sabi ko, bakit itong Bajaj Maxima maganda siguro lagyan ko rin ng LED para maging okay. So yun na nga, here tayo. Pero first of all, check muna natin itong mga items natin. Yan. Tsaka sasabihin ko na rin sa inyo kung ano yung mga bibili ninyo. So mga dudes, ito nga pala yung natin, mga LED bulbs. Yan. Ito yung packaging. Yan. Oprah brand. Nag-search ako dito sa Oprah brand wala akong makita sa siguro lang to, parang OEM na product sa China. Sabi dito, ayan, stable lighting, plug and play, tsaka may fan cooling. Pero chinek ko dito, parang wala namang fan cooling pag tinitingnan nyo dito. Parang wala naman. Hindi ko na to babaklasin pero kung wala. Tsaka pag sinindihan ko to, wala namang umiikot. So tingin ko wala. So ang size nga uli nito is S26 na klase ng bulb. Ayan. Ayan, magkakapares lang sila ng diameter. Pero kaya ko pinapakita kasi magkakaiba sya. Ayan, katulad nito. Ito, ito yung gagamitin ko para sa signal lights. Itong dalawa na to, pareha sya. Pero dito sa nya, magkaiba sya. Ayan, kung makikita nyo to, ayan, lapit natin. Eto, yung mga lugs niya, eto, tsaka eto, naka 180. Ang klaseng bulb na to, pagka ganito ang lugs niya, is BA15S na klase. Tapos ito naman, medyo naka-angle siya. Kung titingnan nyo, ito yung lug, tsaka ito. So, kung ito, medyo hindi siya, hindi ka kumpara mo rito, ito 180. Ito medyo angled siya rito, mga nasa 30 degrees ang angle niya. Pagka naman ganitong klase, naman to, BAU15S na klase ng ng S25 na bulb. Ewan ko kung bakit pinag-iba pa ng pinag-iba pa ng Bajaj to, or baka mali lang dito sa unit ko. Ito yatang naka-angled is kung tama ako, ito yung para sa harapan na signal light. Ito naman yung para sa likod. Pero sige, makikita natin mamaya pag in-install ko na. Tapos isa pang S26 na klase is itong double type. Ito naman double type, syempre dalawa contact kasi pang pang preno. Yung isa diyan, pag in-open mo yung park light, so mag-iilaw yung yung brake light sa likod. Tapos yung isa naman diyan, pag inapakan mo na yung preno, yun yung yung biglang mas lalakas yung liwanag niya. Kaya dalawang klase yan. Bali S26 na dual contact type. Ito. Ayan. Tapos yung lug niya, ayan, naka 180 degrees din yung lug niya, pero yung isa mas mababa, yung isa mas mataas. Ayan. Ito yung mababa, ito yung mataas. Para hindi siya magkabaliktad pag in-install mo. Ito naman yung puti para sa reverse light. Ganun din, 180 degrees. So, bali, ganun ang bibilin mo. Ganun ang bibilin mo sa sa Bajaj mo para makompleto mo. Kasi ito, gagamitin ko to for reverse light. Ito naman, for brake light. Tapos, itong magkaibang klase na to,
or ano, harap at likod na signal light. Tapos yun nga pala, since magpapalit tayo ng signal light, gagamit tayo ng flash relay. Yung flash relay kasi natin eh kailangan yung pang LED. Although tinesting ko siya kanina, umilaw pa rin naman siya. Para lang maiwasan natin yung ano, yung mabilis mag-flashing, bumili na ako ng ganito. Iba kasi ang paan ng ano eh, iba ang paan ng relay ng pang-bajaj. Makikita nyo mamaya pag tinanggal ko. Ito yung gagamitin mo dun eh, sa kanila. Ay hindi, hindi. Ito yung nandoon sa relay. Ito yung pang sasalpak mo. Yan. Tapos ito yung relay. Itong nabili ko, Yamakoto brand. Tapos ano siya, bilog. Hindi siya katulad ng ibang ano. Pero yung paan niya ganito. Naka 90 degree angle. Yan. Eh iba yung nasa ano, nasa budget siya. Kaya kailangan meron kang ganito. Kung ayaw mo lang bumili ng ganito, pwede mo na lang i-rewire. Eh speed termin na lang naman 'yan, putulin mo na lang 'yun nando doon. Makikita niyo mamaya yung ano, yung huhugutin ko. Tsaka itong ito na nga yung pamalit natin. Oh, nakalagay dito Yamakoto A22-1010. Ayun. Tapos may nakalagay diyan BL. Sige. So ayan, ito yung mga gagamit. So okay, sige. Punta tayo sa pagkabit. Bali, pakita ko lang muna sa inyo kung saan natin kukunin yung ano, flash relay. Ayan, so ito yung mga ano, sa ilalim, ito yung mga lagay ng relay niya. Yung relay niya is nandito sa likod. Ito. Ito, to. So hugutin lang natin to. Pataas lang ang ano niyan. Pataas lang ang hugot. Ayan. Ito na siya. Nakaganto lang siya. So, ganun na lang din ang gagawin ko sa pamalit ko. I-ano ko na lang din to. Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, tanggalin na natin. Ganito yung, ano, ganito yung itsura nung sa relay. Ayan, sa relay ng pang-bajaj. Ayan, no. Nakalagay naman dito. Oh, hazard. Ayan, subukan natin. Tinanggal natin yung relay. Ayan, di siya umilaw. Yun nga talagang para sa relay natin. Pinin natin. Oh, double pin. Double pin pala siya. Gagawa natin ng paraan. Nawang mali ako sa ano, dito sa connector na nakuha ko. Eh, 2 pin nga pala to. Ay, akala ko rin naman 2 pin to. Eh, 3 pin pala. Bale, sige, madali lang yan. Meron naman ako dito mga extra na ano. Mga extra na ganito. Ang gagawin ko na lang. Matunong naman tayo ng ganyan eh. Gawin ko muna. So ito na mga dudes, nakagawa na ako nitong adapter. Lagi akala ko pagka plug and play na lang ako, gagawa pa rin pala ako. So yan. Okay sana to, naka braided. So ito, okay naman din, insulated. May heat shrink. Eh lagyan ko na lang ng ano, lagyan ko na lang ng coroplast to. Tapos, ito nga pala ang connection niya. Dito sa, ano, kung gagayahin niyo yung ginawa ko, magwa-wiring kayo. Dito sa relay, itong B. Yan. Meron kasi yan, yung B tapos L. Yung B, dun yung, ano, input or pwedeng positive. So, ito yung linya ng positive ko. Color-coded ko na yung, ano, ko. So, yan. Siya yung papasok mo rin sa letter B. So, ganyan. Kung titingnan mo siya, kung itatayo mo siya na ganyan, pag ganyan ang pwesto niya. Ayan, ganyan. So, kung ito yung, ano mo, yung pangsaksak mo rito, yung terminal, ganyan. So, nasa taas yung negative, nandito sa, ano, yung positive. Kung nakapaganito ang, ano niya, kung paganyan ang pwesto mo. So, ganyan. Kasi nag-wiring tayo eh. So, baka mawala kayo sa, ano, mawala kayo sa polarity. Ayan, so, ganyan na siya. So, kabit ko na dun sa, ano, kabit ko na dun sa bajaj natin, sa kay Maxima. Pinalitan ko rin yung terminal dito. Makala ko makikita nyo ito ah. So, lipat natin dito. Pinalitan ako ng terminal dito eh. Ito. Naging takluhan siya. Pero kung alam mo naman yung wiring mo, di ka naman magkakamali. Kasi dalawahan lang, 2 pins lang ito eh. Wala na ako makitang ano, 2 pin na terminal. So, ito na lang galing ko. Yan, so nakakabit na dyan.
Tapos ito, balik ko dun sa ano, yung rubber na ano na to. Ito yung ipang sasabit mo dun, pang kakawit mo dun sa likod. Balik ko dun sa dating pwesto nung ano, nung stock na relay. Dito yun sa likod eh. Magkasukat naman siya eh. So, para malinis ulitin na, palit natin sa pwesto nung stock. Hirap lang dito umilalim eh, sigit kasi. Wala masyadong space itong ano, ito ilalim, hirap mag... Ayos, so yun, pasok na. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na siya, yan o. Nakasabit na dyan. Ganyan na itsura niya. So, testingin na natin. Kaya natin hindi siya sabog. Ayan, so see na tayo. Ayan, signal light na natin. Yan. I-hazard natin. Para makakabit parehas. Hazard. Yan o. Ilaw magkabila. Ito yung hindi masyadong kita. Pero yan. Ilaw. So ngayon, naayos na natin yung relay. Kapit na natin yung mga LED natin. Ito mga dudes, ano, pakita ko lang sa inyo kung paano tanggalin tong sa ano, sa dashboard panel. Kasi itong bagong ano, dashboard, hindi katulad nung dati na bare lang na pwede mong ma-access kagad yung ano, yung mga signal light dito. Dito hindi eh, kailangan mong buksan muna to. Bali madali lang naman siya, mga naka-clip lang 'yan tapos screwdriver lang, Phillip lang. So, ang una mong tatanggalin dito, ito. Yan, so dito sa likod ng hugot. Yan. Pwede mo rin makapa yung pin. Ayan. Makapa ko yung isang pin dito. Ito isa. Tapos, ayan. Ito yung mga pin. Ayan. So, ayan. Hugot na yung isa. Gitna din yan. Masunod naman. Ito namang gitna. So, ganun din. May pin din siya. Dito lang yung, ayan. Kabila. Tapos kabila ulit. Ayan. Ayan. Ito yung pin. Apat na pin. Tapos ngayon dito, meron ng screwdriver ngayon yan, bali apat, dito, dito. Tapos meron pa rin tatanggalin dito sa may, ano natin, sa may mga speaker. Yung speaker, nakita nyo naman ito sa una kong video, yung sa, ano, nakaklip lang din to. Ayan. So ito, tanggal na isa. Kabila. Yung kasing gamitan ng flat screw eh, baka ma-ano yung plastic, so kinakamay ko na lang. So ayan, dalawa dito, papakita ko ah. Ito yung mga screw, ayan, ito pa, so kabilang side din, tsaka yun nandito, ayan, ito. So tanggalin lang natin yan para ma-open na natin to. Tsaka dito nga pala, itong sa dito, mayroong ano yan, washer, ingatan lang yung washer. Kasi pag katulad dito, nawala ko yung washer. Pero nakita ko na kanina eh, nalagyan ko ulit ng washer. Pag wala ng washer yan, ayan, hindi na siya ayos ng kabit. So ayan, ingatan lang natin. So sige, tanggalin ko muna. Tapos, pag tinanggal nyo to dito, ito, meron din siyang clip, pinakamaganda, doon nyo lang ngayon gamitan ng flat screw. Tapos may sinisipat ako dito eh, may gilid. Nandito yung isang clip. Ito yun, itulak ko lang yung ano, itulak ko lang to. Dito naman sa ibabaw. Ayan. Tapos meron pa yun dito sa may bandang baba eh. Okay. So, may wire to, syempre yung wire ng ano, yung wire ng speaker. Kahit wag siguro natin tanggalin kasi magpapalit naman tayo ilaw. So sige, sabit na lang natin dyan. Pero ito yung mga clip pa. Ayan. Tatlo dito, isa rito. Ito madaling tanggalin, ito mahirap eh. So dyan na lang yan. Wag na natin tanggalin. So ay, maganda yung ganitong screwdriver, baliktaran. So, ganun nila yung Phillips screw. Buksan lang natin to. Okay. At ito na. Na-access na natin ngayon to. Yan.
So ito, dali lang naman to. Ikutin mo lang to. Ayan, nalabas yung bumbilya. Ito, hila lang. Ayan. Ito, mali kasi nabili ko eh. Ano pala, parehas T5 ang nabili ko. Para dito yung T5 eh. Ano pala to, T10 na peanut bulb. Eh, wala, sige, pero sige, kabit na lang natin to. Ito na lang kakabit natin. So dito, ito nga, malalaman na natin yung socket nya. Okay, so itong nasa harapan, yung ano nya, yung lugs nya, ito magkabilang side is 180 lang, so diretso lang. So yung ganong signal light na LED nila, kakabit natin dito. So ito nga yung dalawang pampapalit natin. So yung nakita natin, yung diretso yung lugs nya. So ito yung diretso eh. Ito kasi naka-angle yung kabilang side, so ito gagamitin natin. Tapos ito sigurado yung para sa likod, kasi magkaiba eh, yung harap likod magkaiba. So kabit natin. So yan, nakakabit na. Testing lang natin bago natin ipasok para sigurado tayo. Ayan, umiilaw. Talagang dapat lagi natin tinitesting yung bago natin kabit. Tapos ito nga, ano eh, ito yung para sa ano eh, sa ayan, no? Sa parking light. Saka na lang natin palitan to. Para sa park light. Mali eh, mali nang nabili eh. Ah, sige, kabit na lang muna natin to. Tapos tingin ulit bago natin sara. Ayan, umiilaw doon. Okay, sara na natin. At yan na nga. So ito, okay na. So ulitin lang natin dito sa kabilang side. Then yun, tapos na tayo sa harapan. So hindi ko napapakita yung ano, pagpalit ko din sa kabila, kasi same procedure lang din naman. Kabilang side lang. So sige, tapusin ko to. Tapos mamaya doon tayo sa likod. So mga dudes, dito naman tayo sa likod. Sa likod, ito, kailangan nating tanggalin itong mga nut dito. Ang sukat nung ano niya, 13. Medyo, ano, no, alanganin, 13. Hindi na lang ginawang 14. Ah, sige. Ano to, malambot lang to. Tapos pagka binalik nyo, huwag din masyadong maigpit. Dahil baka masira. Tamang higpit lang mamaya pag binalik nyo. Tapos pag natanggal na tong dalawang nut na to, tulak lang. So yan, ilayin nyo lang yan. Kasi ayun na, exposed na. So kung titingnan nyo dito, ito yung signal light, ito yung sa reverse light, ito naman sa brake light. So syempre, katapat lang yan. So yan, sige, palitan na natin. So ito nga, malalaman natin. Unahin mo natin yung ano, yung sa signal light. Ikutin mo lang. So ito nga. Ayan, kung makikita ninyo yung mga lugs nya, ito tsaka ito. Ayan. Hindi siya 180, medyo angled siya. Kaya itong nasa likod, ganyan ang binili ko, 'di ba? Magkaiba pa yung bumbilya ng harap at likod nito, di pa ginawang parehas eh. So ano, ito mga stock actually, yung bumbilya doon sa harapan tinabi ko lang din. Yung sa reverse naman, medyo matigas to. Ito sa reverse light. Ayan, sa reverse light diretso. So kagamitin ako puti. Ayan, diretso rin yung mga lugs. Kapit natin. Tapos sa reverse light naman. Eh sa reverse light may kalakihan to. Pero ang inibe niya, same lang ng ano, diameter eh, ano rin. Pero double contact. Kaya yung bibili niyo na reverse, double contact din. Tapos yung lugs niya, parehas yan 180. Pero dito yung nagkaiba. Ayun. Dito mas mataas kumpara doon sa likod. Ayun. Para hindi kayo magkabaliktad ng lagay. So yan, kabit lang natin. So ganito. Yan. So testingin muna natin bago ito ipasok. So yan, signal light.
Yan, inangat ko lang yung lever ng reverse. Yan naman, naka-open yung park light. Yan. Tapos kaya nakapakan ko yung preno. Sapit na mga dudes, naka-install na parehas. Ayan. Duwanag. Bala ko sana magdadagdag ako ng reverse light eh. Pero titignan ko kung ano resulta na itong kinabit natin na bago. Oh, diba? Mamaya ulit, pakita natin ano, pagka yung madilim na. Hapon naman eh. Ito na lang taga kulang dito, spark light. So ano pala to eh, T10. Maya maya madilim na, mamaya video ulit tayo, tingnan natin yung itsura. Tapos yun, mayroon tayong comparison doon sa ano, doon sa lumang mga bombilya. Tsaka ito sa bagong bombilya natin. Kung talaga bang okay yung ginawa natin. May mga, nakatabi lang dito yung mga ano ko, mga stock na bombilya. Yan, tabi lang natin yan kasi mga original yan. Para kung nasira itong mga LED, di ba? Meron pa tayong mga gamit ng mga original na stock. So sige, mamaya patayin ko muna ito. Ayan. So ito na mga dudes, nakabukas lang yung ano natin, yung makina. Kasi kanina ko pa binubuksan yung ano na ito eh, yung mga ilaw, baka madiskarga. So yan, nakapatay. Ngayon madilim na. Tingnan na natin kung ano yung ano, paano kaliwanag ito. Yan, pinagsabay-sabay ko na yung ano, signal light, reverse, tsaka yung preno. Ay, hindi pala, di pa pala naka-preno yan. Ano pa, yung park light lang yan. Sige, ano, isa-isayin ko papakita. Pakita ko naman sa inyo yung ano, yung sa may likod niya pag ni-reverse light natin. Kasi isa rin to sa problema ko eh. Pag gabi, sa sobrang hina nung ano niya, yung ilaw niya sa reverse light, hindi ko makita yung dinata, yung pagkapatras ako. So makikita natin gano'ng kaliwanag. So yan no. Ayun naman, kitang-kita yung ano. Tsaka dito sa baba pa lang, hindi ka na delikado. Kasi makikita mo kung meron kang ano, meron kang mga atras na lubak. Oh, diba? Tapos yung harapan natin, nakita ko rin sa inyo yung harapan. So ito nga kasi hindi natin napalitan. Papalitan din natin ang LED yan. Kasi ano, T10 pa lang size. Yan. Oh, lakas, di ba? Tignan nyo kung patagilid ka, kita-kita nyo. Oh, di ba? Kanyang kaliwanag. So, patayin na natin to. Itong ano, ito pa iso. Yan, ginawa ko ng LED yun sa reading lamp natin. So yan mga dudes, ang ganda ng kinalabasan. Check ko pa mamaya sa specifications
check natin kung alin ilan yung wattage ng stock tsaka nitong pinampalit ko, kung meron tayong improvements. Definitely doon pa lang sa ano, sa lumens test pa lang yan sa liwanag, meron na tayong improvements. Pero ang tanong doon, baka naman lumakas din tayo sa ano, sa konsumo ng battery. So yun ang malalaman natin mamaya. Titingnan ko doon sa ano, sa specs ng booklet. So ito mga dudes, yung booklet natin ng ating ano, Bajaj Maxima. Tinignan ko na sa specifications, hinahanap ko yung sa mga ilaw. Ito. So dito nakalagay yung headlamp daw, eh hindi naman natin ginalaw yan, pero 35 watts daw. Tapos yung tail lamp tsaka stop lamp is, yung tail lamp is 5 watts, tapos yung stop lamp eh 21 watts. Okay. Tapos yung side indicator lamps is 10 watts. So malamang to yung ano, yung reverse. Kasi maliit yung bumbilin ng reverse, eh, yun yung 5 watts. Tapos yung stop lamp, yung stop naman yung sa brake, yun yung 21 watts. Double contact yun eh. Tapos yung mga signal light, itong side indicator lamps, yan yung 10 watts. So tinignan ko na lang dun sa ano, kasi wala dun sa box nung LED natin. Tinignan ko na lang dito specifications na sa pinagbilang ko sa Shopee. So ito, nakalagay dito. Ano, 22 watts per LED bulb. Kumbaga kabuuan na. So hindi per ano, hindi per chip ng LED, kundi yung buong bulb na 22 watts. So hindi na sinabi diyan kung para sa signal light ba, reverse light o yung white na ilaw, wala nang sinabi. Basta 22 watts na lang ang nakalagay diyan. So yun. So ano ang conclusion natin? Sige, i-compute na lang din natin 'yan. Pero definitely kung lahat yan is 22 watts, eh mas malakas ang konsumo. Kung tama yung specifications nila, mas malakas ang konsumo ng ating LEDs na kinabit. Pero ang kinaganda nito, kahit sinabi mong malakas ang konsumo naman siya, ang grabe naman ng ano, ng liwanag na ibigay niya. Kumbaga, mas maliwanag ka, mas kita ka sa kalsada, mas safe ka. So yun lang, para kung ako tatanungin mo sa akin, meron tong improvements, hindi siya masamang upgrade. Kumbaga, okay pa rin na upgrade siya. Kasi kitang-kita nyo naman yung ano, 'di ba, yung diferensya nung ilaw. So, yun lang mga dudes, ano, hanggang dito na lang tong vlog ko regarding dito sa ano, sa in-install natin ng mga LED lights. Kaya yun na lang mga dudes. So, yung mga nagustuhan tong ginawa nating upgrade sa ating ilaw ng ating Bajaj Maxima, iiwan kayo ng like diyan. Mag-comment din kayo kung para sa inyo ba maganda ba o hindi yung ginawa nating upgrade, or masasabi niyo bang hindi to upgrade. Iiwan kayo ng ano diyan ng comment. Share niyo rin to, i-share din sa iba na gusto makita kung paano ang lalo na do sa pagtanggal nung dashboard, 'di ba? Medyo merong instruction kung anong gagawin. Yeah, share niyo doon sa kanila kung gusto nilang magpalit ng ilaw sa harapan, kasi kailangan nang baklasin yung dashboard. Pinakamaganda, para swertehin kayo, mag-subscribe kayo rito channel ko para sa mga updates pa do sa Honda Beat ko, yun sa Bajaj Maxima natin, sa mga rides yan. Mag-subscribe kayo para lagi kayong updated. Tapos yun lang mga dudes, see you ulit sa susunod na video. Kita-kits! Okay,